Snow White, Rapunzel, Sleeping Beauty, The Little Mermaid, Aladdin, at syempre hindi mawawala si Cinderella. Ang mga ito lang naman ang kinilakihan mo at malamang ng mga kapatid mong babae. Ang mga palabas na ito ay naipalabas na mula cartoons na naging 3D at hanggang sa tuong tao na mismo ang gumaganap. Ngunit ang kwento na ito ay iisa lamang, iisang istorya, at napapaniwala na ang lahat ng bagay ay mayroong happy ending. Pero teka, happy ending nga ba? Alam niyo ba ang tunay na kwento sa likod ng mga happy ending ng mga palabas na ito? Ano nga bang nakapaloob sa tunay na kwento? Isa nga ba itong kwentong pambata na kapupulutan ng magandang aral o makakapagbigay ng kakaibang takot sa isang musmus na isipan? Para sa mga magrereklamo na hindi ito totoo, fair warning lang, ito po ay historical truth. Ang mga maririnig niyong kwento ay mula sa original stories ng mga Disney princess at Disney movies. Kaya kung ayaw mong masira ang masayang kinamulatan mo sa mga Disney movies na ito, I would suggest na huwag ka nalang manood. Iba na lang. Ang topic na ito ay ni-request ni Yves Flores. Una sa lahat, kilalanin muna natin ang pinaniniwalaan na nagsulat ng mga kwentong ito. Mula sa isang lawyer, lumabas ang panganay na si Jacob Ludwig Karl Grimm noong January 4, 1785, na sinundan naman ng kanyang kapatid na kinilala bilang si Wilhelm Karl Grimm na ipinanganak noong February 24, 1786. Bukod pa sa dalawang ito, nagkaroon pa ng anim na lalaki at isang babae ang mag-asawang Grimm. Ang magkapatid na Jacob at Wilhelm ay pinaniniwalaan na hindi mapapaghiwalay. Kahit na noong pumasok na sa isang law university noong 1802 ang panganay na si Jacob. Ang nakababata niyang kapatid na si Wilhelm ay sumunod sa kanya noong 1803. Dito na nagsimula ang pangungulata ng mga tula, kwento, mga paniniwala na naipasa sa iba't ibang bibig, pamilya at mga bata. Ang unang libro na kanilang nailabas ay ang tinatawag na Children's and Household Tales, o mas kilala natin sa panahon ngayon bilang The Grimm's Fairy Tale, na pinublish noong 1812, na naglalaman naman ng halos 86 na kwento at paniniwala. Pero ayon sa ilang mga research, maraming kwento ang hindi pa naisama ng magkapatid sa loob ng libro. Ang magkapatid na ito, na parehong German professors, linguists, historians at mythologists, ay naglabas muli ng halos 70 kwento at naglabas muli ng mga marami pang mga kwento hanggang mabuo nila ang 200 na kwento kasama na ang halos 10 kwento patungkol sa children's legends. Ito lang naman ay kumalat sa iba't ibang parte ng kanilang bansa. Ang mga kwento patungkol sa isang hayop na nagsasalita tungkol sa mga mahika at iba pang mga kakaibang paniniwala ay nailagay at naggawan na nila ng kwento. Ang libro lang naman na ito ay pinakamaimpluwensyang libro na isinulat sa bansang Germany at isinulat mula sa salitang German. Nung ikinasal si Wilhelm sa kanyang asawa na si Henriette Dorothea, hindi ito naging hadlang para sa dalawang magkapatid. Si Jacob ay tumira at tumuloy sa tahanan ng mag-asawa upang maipagpatuloy pa ang paggawa ng kwento. Unang namatay si Wilhelm noong December 16, 1859 sa edad na 73. Samantalang si Jacob naman ay namatay sa edad na 78 noong September 20, 1863. Dahil ang mga libro ay naisulat lamang sa salitang German, ito ay naitranslate lamang noong 1826 ng isang manunulat na kinilala bilang si Edgar Taylor na kanyang pinamagatan sa English na German Popular Stories. Mula noon ay nagsunuran na rin ang iba pang isinalin sa salitang Ingles ng mga kwento at ito ay kumalat na din sa iba pang bansa. Ang ilan sa mga kwento ng dalawang magkapatid ay hindi masyadong angko para sa isipan ng mga bata
kung kaya't ang Disney na mismo ang bumago sa kwento, tinagdagan o di naman kaya'y binawasan. Ang kwento ni Snow White, ang unang nagawa ng animated na palabas ng Walt Disney noong taong 1937. Sinundan nito ng Cinderella, Sleeping Beauty at ni Ariel sa Little Mermaid. Kilalanin natin ang tunay na kwento sa ilang mga palabas na nagawa ng Disney. Ang kwento tungkol sa isang napakakinis at napakagandang babae na anak ng isang hari at ng isang reyna. Ang kwentong pinamagatan na Snow White and the Seven Dwarfs. Kung hindi mo pa ito napapanood, ito ay patungkol sa isang hari na namatayan ng asawa at naiwan sa kanya ang kanyang napakagandang anak. Dahil sa tagalay na kagandahan ng kanyang anak na babae, pinangalanan niya itong Snow White. Base sa palabas, ang hari ay nakapangasawa ng bagong babae na hindi niya alam na isa palang mangkukulam. Ang palaging tanong nito sa kanyang mahiwagang salamin, magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? O nga po pala, hindi po yun mirror, mirror on the wall. Redundant na yun, kumbaga paulit-ulit. Magic mirror ang talagang sinabi ni Evil Queen doon. Ito na yata ang pinakakilalang kataga mula sa palabas na ito. Ang laging sagot ng salamin ay ang mismong mangkukulam, ang pinakamaganda sa lahat. Pero ito ay nagbago nung lumaki si Snow White. Nung sumagot ang salamin na si Snow White ang pinakamaganda sa lahat, nagkalit at nainggit ang mangkukulam kung kaya't nakaisip ito ng paraan upang mawala ang kanyang karibal. Isang mangangaso ang kanyang ipinatawag upang patayin si Snow White. To make it short, hindi napatay ng mangangaso si Snow White at naligaw ito sa kagubatan at nakilala ang pitong duwende. Dito na nga papasok yung Snow White and the Huntsman movie. Nalinlang ng mangangaso ang mangkukulam at binigyan niya ito ng puso na kanyang kinuha mula sa isang baboy. Dahil sa hindi naman ganoon katalino ang mangkukulam na ito, naniwala siya sa ibinigay ng mangangaso. Pero nalaman ng mangkukulam na hindi papatay si Snow White dahil na rin sa tulong ng magic mirror. At gumawa ito ng paraan upang ito ay kanyang mapatay. Ang mangkukulam ay nagpalit ng katauhan para mabigyan ng lason mula sa isang mansanas si Snow White. Ito naman si Snow White, uto-uto, at kinuha ang mansanas at kinagat. Oh, simple days. Pero dahil sa halik ng isang prinsipe, si Snow White ay nabuhay at nagbalik sa kaharian. Ayon sa kwentong ipinalabas ng Disney, ang mangkukulam ay namatay noong nakipaglaban sa mga duwende dahil ito ay kanilang nahuli. Ang mangkukulam ay tinamaan ng kidlat at nahulog sa isang bangin. The end. Pero hindi ganito ang kwento ng original na Snow White. Halos ang buong kwento ay pareho naman at iisa lang naman ang ipinaparating na mensahe nito. Pero kung babasahin ang tunay na kwento mula sa magkapatid na Grimm, ang mangkukulam ay inuutos sa mangangaso na kunin ang puso at atay ni Snow White at ibigay ito sa kanya. Hindi lamang para maging patunay na patay na ito, ngunit para kainin ito mismo ng mangkukulam. Ang mangangaso ay nakapagbigay ng puso at atay na mula sa isang tao. Sa tunay na kwento, hindi lamang basta napatay ng mangkukulam si Snow White. Madami itong nagawa bago niya ito mapakain ng isang mansanas. Unang-una, ang mangkukulam ay nagpanggap na nagbebenta ng isang body's lace na kinagamit upang itali sa bewang ng isang babae na parte ng kanyang kasuotan, kumbaga parang sinturon. Pero tali ito. Nung pinagbuksan ito ni Snow White ng pinto, ang body's lace sa kasuotan ni Snow White ay kanyang nahatak at ito ay kanyang ipinalupot kay Snow White hanggang sa mawalan ito ng hininga. Pero dumating ang mga duwende, kaya't ang nakapalupot sa tiyan ni Snow White ay natanggal at muli siyang nakahinga. Ang pangalawang attempt naman ay nagpanggap muli ang mangkukulam at naging isang matanda na nagbebenta ng isang suklay. Doon din ay itinusok niya sa ulo ni Snow White ang suklay na mayroong lason hanggang sa bumaon ito sa ulo ng dalaga at nahimatay. Pero noong ang mga duwende ay bumalik sa kanilang pangangaso, nailigtas muli nila ang dalaga sa pagtanggal ng suklay sa buhok nito. Pero sa bandang huli ay napakain na ng mangkukulam ang isang mansanas na mayroong lason at doon hindi na nailigtas pa ng mga duwende
ang dalaga. Ayon sa Disney, si Snow White ay halikan ng prinsipe upang mabuhay. Pero ayon sa tunay na kwento, dinala ng prinsipe si Snow White sa kanyang kaharian at doon ay kinupkop ang labi nito. Nakuha sa loob ng lalamunan ni Snow White ang bahagi ng mansanas na kanyang nalunok. Nung natanggal ito, nagising ang dalaga at muling nabuhay. Amazing, di ba? Isipin mo na lang bakit nila nakita yung mansanas sa loob ng lalamunan ni Snow White. Ano kaya ginagawa nila noon? Ayon sa Disney, namatay sa isang kidlat at pagkakahulog sa bangit ang mangkukulam na stepmother ni Snow White. Ayon sa kwento nila Grimms, ang mangkukulam ay inimbitahan sa kasal ni Snow White at ng prinsipe na kanyang mapapangasawa. Noong pumunta ito sa kaharian, hinuli ito at sinuotan ng nagbabagang pulang sapatos at doon ay pinasayaw hanggang sa hindi na nito matagalan at ang mangkukulam ay namatay. Gayunpaman, they live happily ever after pa rin. Isang palabas noong 2019, ipinalabas ang kwento patungkol sa isang babae na mahaba ang buhok. Ito ay pinamagatang Tangled na ibinase sa kwento ng Grimm Brothers. Ayon sa palabas, isang reyna na nagkaroon ng malubhang sakit ang nangangailangan ng kakaibang kamot. Ipinakilala sa palabas ang mangkukulam na pinangalan ng Mother Gothel na siyang nakuha ng bulaklak na mayroong kakayahang makapagpagaling ng kahit anong sakit. Ang bulaklak na ito ay mayroon ding kakayahan na magbigay ng kung anong sakit at kamatayan sa isang tao. Pero hindi na tayo mag-delve in pa sa kung ano nangyari sa palabas. Alamin natin ang kwento ng Brothers Grimm. Ayon sa orihinal na kwento, hindi isang hari at reyna ang mga magulang ni Rapunzel. Ang mga ito ay isang normal na tao at naghahangad ng isang anak. Nakatira sila sa isang maliit na bahay at mula doon ay natanaw nila ang isang malaking bakuran na napapalibutan ng malalaking mga pader. Sa likod nito makikita ang mga magagandang halaman at magagandang bulaklak. Ayon nga sa Disney, nagalit ang mangkukulam dahil sa pagkuha ng isang mahiwagang halaman sa kanyang bakuran. Ayon naman kala Grimms, ang mangkukulam ay nagalit dahil sa pag-akyat ng mag-asawa at pagkain ng asawang babae ng isang napakagandang bulaklak na tinawag na Rapunzel. Isang araw, nahuli ng mangkukulam na nagngangalang Frau Gothel ang asawang lalaki sa kanyang ginagawa at dito ay nagalit ito. Nalaman nga natin na ninakaw ng mangkukulam ang bata mula sa magulang nito, sabi ng Disney. Pero ayon sa tunay na kwento, ang mga mag-asawa ay nakipagkasundo sa mangkukulam para palayain sila at para mabuhay pa ng matagal. Ang pakikipagkasundo ng mangkukulam sa mag-asawa ay mayroong kapalit. Ang anak na isisilang ng babae ay kailangan nilang isuko sa mangkukulam. Nasunod ang kasunduan at ang mangkukulam na mismo ang nagpangalan sa bata at pinangalanan niya itong Rapunzel base sa bulaklak na kinain ng babae. Naggalit ang mangkukulam dahil sa pagpapaakyat ni Rapunzel sa prinsipe na kanyang nakilala at sa kagustuhan ni Rapunzel na makatakas sa mataas na tore. Dahil sa kanyang galit, ginupit niya ang napakagandang buhok ni Rapunzel at ibinaba ito sa tore. Doon ay pinahirapan at tinanggalan ng mata si Rapunzel ng mangkukulam. Grabe palang kwento nito. Nagpanggap din ang mangkukulam bilang si Rapunzel upang malinlang ang prinsipe sa kanyang pag-akyat. Nung nalaman ito ng prinsipe, agad itong tumalon sa tore upang makatakas sa mangkukulam. Ang binagsakan lang naman ng prinsipe ay mga matitinik na halaman na tumusok sa kanyang mga mata, dahilan upang ito ay mabuhay din sa kadiliman. Nagpagalagala sa kagubatan ng prinsipe na ang tanging pagkain ay ang mga damo at ilan pang mga halaman na kanyang mahahawakan. Mapapanood sa palabas na mayroong kapangyarihan ang buhok ni Rapunzel at maging ang kanyang mga luha. Pero sa totoong kwento, isa lamang itong normal na buhok. Ayon din sa tunay na kwento, ang prinsipe at si Rapunzel ay parehong nabulag at nagkatagpo sa loob ng kagubatan at nakilala ang isa't isa. Dahil sa luha na lumabas sa kanilang mga mata, ang mga ito ay nakakita muli.
Doon ay bumalik ang dalawa sa kaharian ng lalaki at doon namuhay ng mapayapa kasama ang kambal na iniluwal ni Rapunzel. Again, they live happily ever after. Sino naman dito ang hindi nakakakilala sa babaeng nagpauso ng curfew? Na joke lang. Ang babaeng kailangan umuwi bago mag alas 12 ng gabi. Alam mo naman ang kwento patungkol sa babaeng ito. Ito ay isang ulilang babae na naiwan sa kanyang madrasta kasama ang dalawa pa nitong anak na babae. Ang tatlong babae na ito ay ginawang katulong si Cinderella mula nang mamatay ang tatay nito. At dito ay trinato nila ito bilang isang alila. Ang buong kwento ay umiikot kung papaano nakilala ni Cinderella ang isang fairy godmother na nagbigay sa kanya ng magandang kasuotan at magandang sapatos upang makadalo sa pagtitipon na isinasagawa sa kaharian ng isang prinsipe. Kung aalamin natin ang tunay na bahagi ng kwento na ito, na ipahatid mabuti ng dalawang magkapatid na lahat ay gagawin ng isang tao, makuha lamang ang kagustuhan nito. Tulad na lamang ng dalawang stepsister ni Cinderella na nagawang putulin ang mga daliri sa paa para masabing kasya sa kanila ang sapatos na inililibot sa buong bayan. Ang dalawang magkapatid din ay nabulag dahil sa pagtuka ng isang kalapati sa kanilang mata noong naganap ang kasal ni Cinderella sa prinsipe. Ang dalawang magkapatid ay nabuhay ng bulag habang buhay. So nasa linya naman ng kwento, walang pinagbago, pinawas lang ang medyo brutal scene. Sino ba namang gustong makakita ng Disney cartoon tapos pinuputol ang daliri sa paa, diba? Pumunta naman tayo sa isa sa pinakamaraming version na kwento at isa sa pinakabrutal, ang Sleeping Beauty. Ito ay kwento patungkol sa isang dalaga na hindi nagigising. Pero papaano nga ba naging ganito si Aurora? Ayon sa kwentong ipinalabas at ipinaalam ng Disney, ang mag-asawang King Stefan at Queen Leia ay nabiyayaan ng isang anak na babae at pinangalanan nila itong Aurora. Dahil sa matagal nilang hinihintay ang anak na ito, ang mga ito ay nagsagawa ng isang malaking pagtitipon at nag-imbita ng tatlong fairy. Pero dahil sa hindi pag-iimbita sa isa pang fairy na kinilala bilang si Maleficent, isinumpa niya ang batang babae. Isinumpa niya ang sanggol na babae na kung ito ay aabot na sa 16 na taon at kung ito ay matutusok ng isang karayom, ang batang babae ay hindi naman mamamatay. Ngunit ito ay makakatulog ng matagal na panahon at isang halik lamang na mula sa tunay na pagmamahal ang makakapagpagising sa dalaga. Lumipas ang matagal na panahon at dumating ang isang prinsipe na nagbigay sa kanya ng tunay na halik. Nagising ito, kinasal, and again, they live happily ever after. Ayon sa kwento na mula sa magkapatid na Grimm, noong nagkaroon ng anak ang hari at reyna, nagsagawa ito ng pagtitipon. Hindi ito malaking pagtitipon, ngunit pili lamang ang mga bisita na inimbitahan ng mag-asawa, mga kamag-anak, malalapit na kaibigan, ilang kakilala at ang ilang mga wise women o sabihin na nating mga mangkukulam. Ang mga bisita ay binuo ng 13 tao. Pero dahil sa kakulangan ng isang gintong plato sa kanilang tahanan, kailangan nilang magbawas ng isang bisita. Katulad na lamang ng nasa palabas, hindi na imbitahan ang isa sa mga babae. Dahil dito ay nagalit ang babaeng ito, isinumpa nito ang sanggol na sa pagdating ng 15 taon ng kanyang buhay, matutusok ito ng isang karayom at mamamatay. Ang kwento ng Grimm Brothers, makikitaan ng halos walang pagbabago. Pero ang kwento na ito ay nagkaroon ng mga ilang bahagi na inilabas ng iba pang manunulat. Umabot sa halos 410 version ang kwento na ito. Ayon sa ilang bahagi, ang prinsesa ay pinagsamantalahan muna ng hari na liligtas sa kanya. Yes, you heard me right. Ni-rape si Aurora. Dahil sa pagsasamantala sa dalaga, ito ay nagsilang ng kambal at nagising ito hindi dahil sa panganak o hindi dahil sa halik, pero nagising ito dahil sa pagsipsip ng kanyang isang anak sa kanyang daliri. Ang hari na humalay kay Aurora
ay meron ng asawa na namumuhay sa Kastilyo. Noong nalaman ito ng asawa ng hari, nagsinungaling ang asawang babae kay Aurora na gustong makita ng hari ang kanyang dalawang anak at dalhin ito sa kaharian. Pero hindi alam ni Aurora na nagpaplanong lutuin at patayin ng babae ang kanyang dalawang anak. Pero nalaman ito ng hari at ang asawa niyang nakatira sa kaharian ay kanyang ipinasunog kasama pang ibang taong nagtraidor mula sa kanya. Doon ay kinupkop niya si Aurora at nabuhay ng masaya. Well, para sa akin hindi ito happy ending. Isa ito sa pinakamasalimuot na fairy tale na nabasa ko. Imaginein mo kasi, pagising mo, may anak ka na. Tapos, kabit ka. Di ba? Pero bago tayo magpatuloy, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutang i-turn on ang bell notification para lagi kang updated sa mga videos. Malamang ay alam mo na ang plot ng Disney film na ito, ang paghalik ng isang prinsesa sa isang palaka para ito ay maging tao muli. Ang kwento na ito ay Hangout the Frog King or Iron Heinrich na isinulat ng Grimm Brothers. Nabasa na natin ang mga patayan at madugong katotohanan ng ilan sa kwento ng Grimm's Brothers. Pumunta naman tayo sa isang kwento na hindi naman ganoon kabrutal. Ayon sa tunay na kwento, isang malditang prinsesa ang nakakita sa isang palaka. Ang palaka na ito ay tumulong sa kanya upang makuha ang isang mahalagang bagay na lumubog sa lawa. Ang palaka ay nakipagkasundo sa prinsesa na kung kukunin niya ang bagay na iyon, ito ay magiging asawa niya at dadalhin ito sa kaharian. Dahil sa hindi naman talaga kagustuhan ng prinsesa na mahalin at maging asawa ang isang palaka, tumakbo ito ng mabilis upang makatakas sa maliit na nilalang na ito. Pero hindi nagtagal, nagbalik sa pagiging tao ang palaka at naging asawa ito ng prinsesa. Noon din ay sinundo siya ng kanyang tapat na tagapaglingkod na kinilala bilang si Heinrich. Ang puso nito ay palot ng tatlong bakal na siyang inilagay ni Heinrich dahil sa lubos na kalungkutan. Unti-unti itong nasisira at natatanggal dahil sa kasiyahan. Ang kwento na ito ang isa sa pinakamaayos na istorya na maaring ikwento sa isang normal na bata. Kung nasira ko man ang inyong pananaw sa mga Disney princess, pasensya na pero ito ang historical truth. Hindi ito kwentong barbero, although mas maganda pa rin ang kwento ng Disney syempre sa mga bata.